maraming salamat po. Kumpleto na sound. Maghanap na po ng buhay yung iba. And, yun. Sana po wala na pong masyadong nakatayo. Yun po. Maraming salamat po. Thank you.
I was in 19.
sa bawat takbo ng oras
pagbabago ng panahon sa mga nanatili at nawala, sa mga paglalampay at pahinga, sa mga pagsisisi at sa mga agam-agam, nandito ang Diyos. At sa lahat ng magagalang pa, sa katuparan ng kalooban ng Diyos, sa pagbuo ng kaharian ng Diyos sa lupa tulad ng sa langit, sa lupang pinangako at buhay na walang hanggan, tayo lahat para sa isang Panginoon na ating pinaglilipuran. Noon man o ngayon, hindi ka nag-iisa. Ngunit isa ka sa tinawag upang gamparan ng isang napakahalagang misyon na galing sa ating Panginoon. At sa pagtupad mo sa kalooban ng Diyos na itinalaga sa iyo, kasama mo ngayon mga kapatid sa Panginoon. Handang bumabay at magbigay lakas. Iba-iba man ang ating dapat gampanan, nag-iisa ang ating layunin. Tayo ay tinawag upang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Diyos. Lumagok sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Maging handang ganapin ang maka-Diyos na pagkakatawag at abutin ang ihayag ang mabuting balita ni Yesu Kristo. Yeah.
nais natin maparangalan ang ating hari. Pagharian niya ang ating mga puso at ang kanyang kalooban ang tuloy na maganap sa ating mga buhay. Napakarami nating iniisip, napakarami nating gustong gawin. Pero sa oras na ito, let's focus our heart, our mind, our whole being to the King of Kings, to the Lord of Lords na narito ngayon sa ating kalagitnaan. Our King Jesus, our Master, He's not only our Savior, He's not only our Lord, He's not only our Redeemer. He is the King of our lives, Hari ng ating mga buhay na dapat masunod. At sa oras na ito, patuloy natin damhin ang presensya ng ating Hari. At habang minamasdan natin ang kanyang kalwalhatian, habang naramdaman natin ang kanyang presensya sa lugar na ito, nawa ang isang maging panalangin natin ngayon, maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi aksidente na nakalating ka sa lugar na ito. Maari ang ilang sa inyo rito ay bago pa lamang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa lugar na ito. Maari ang iba sa inyo ay matagal nang hindi na nadadalaw dito. Pero once again, you're here and I believe God has a purpose. Ang bawat isa sa atin na narito ngayon, ang Panginoon na ipahayag sa bawat isa na kung magiging bukas lamang ang puso mo sa Kanya, kung magiging bukas ka lamang sa Kanyang Espiritu, hindi ka aalis sa lugar na ito na hindi mo nauunawaan o hindi na ihahayag sa iyo ang kalooban ng Diyos. Bago natin magawa ang kalooban ng ating Hari, maisuko muna natin dapat ang ating mga puso, ang ating buhay sa Kanya. At sa oras na ito, narito nga ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo ngayon, kapatid. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo ngayon. Pero isa lang ang alam ko, dinala ka ng Diyos sa lugar na ito, and He has a purpose in your life. He has a purpose in your life while you are here. Kung bakit narito ka, nais ng Diyos ipakita sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Hindi maliit ang Diyos natin, kapatid. We have a big God. Buhay ang ating Diyos. Gumagawa pa rin siya ng himala sa ating mga buhay. And I don't know by now kung ikaw ay nakailangan ng isang himala. The King is here. The King is here. Ang Hari ay narito sa lugar na ito. At meron siyang gustong gawin sa iyong puso. Ang kailangan lamang, kapatid, ay maging bukas ka sa Kanya at hayaan mo na sa oras na ito ipakita sa iyo ng Diyos kung ano ang Kanyang kalooban. Sa oras na ito, hinihiling ko pong ilagay natin ang ating pong mga kamay sa ating pong mga dibdib, sa ating pong mga puso. And let's pray for this. Pwede po sabay-sabay natin ipanalangin. Ama ko, naniniwala ako na sa oras na ito, narito ka sa aking kalagitnaan bilang Hari ng aking buhay. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko kayang sumunod, pero nais ko. Nais kong sumunod sa iyo. Kaya sa oras na ito, ipaunawa mo sa akin ang mga kapahayagan na gusto mong ibigay sa akin sa oras na ito. Dahil naniniwala ako, bukas na ang aking puso at ngayon, tinatanggap ko ito. Patuloy kong tatanggapin ito dahil ikaw na aking Hari ay susunod ko sa aking buhay. Salamat ka, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na mag-inus mo sa aking pagkakaan. O aming nakilang Hari, patuloy ka namin sinasamba, pinanakila sa lugar na ito. Sa aming Panginoon, Jesus, na kami tataas sa lugar na ito. Ang nag-iisang Hari ng Iglesia ito, for 17 years, Lord, you never left us. Hindi mo kami iniwanan. Hindi mo kami iniwanan. At hanggang ngayon,
ating pong Diyos sa ating pong pag-aaralan para mas lalo po tayong ganahan. Yan, ganahan na sumunod sa ating pong Diyos. Sino po rito yung handa na talaga na nagawin kung ano man talaga ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay? Kanina pa po, di ba? Pinrepair na po tayo as we worship our God. Damang-dama na po natin ang presensya ng ating Panginoon at talagang pinapahayag natin na You are our King. Andito ka, ito ang iyong kaharian at ang kalooban mo maganap sa aming mga buhay. So, alamin po natin ano po ba talaga ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Marami pong nahihirapan na sumunod sa kalooban ng Diyos kasi unang-una, hindi ko nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Pero today, as we worship our God, at sa mapapakinggan po, po natin, at mapakikita pa po natin, nagsisimula pa lang po tayo, medyo mahaba-haba pa po yung oras natin sa lugar na ito, just be open to the Spirit of God, dahil marami pong gustong gawin ngayon ang ating pong hari sa ating pong mga puso, in preparing for each one of us to be part of His kingdom. Yan, ang gusto po natin talaga ay maging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yung pong pinag-uusapan natin kaharian ng Diyos ay hindi po yung papunta doon sa langit. Yan. Kasi sa future po yun. Yan. Huwag po kayo mag-alala. Makakarating po tayong lahat ng langit. Pakasabi nga po sa katabi mo, makakarating ako doon. Yan. Yung tinutukoy natin na kaharian ng Diyos na langit ay doon po tayo. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon is about God's kingdom on earth. Pakasabi nga po, God's kingdom on earth. Yan, kaharian ng Diyos dito sa lupa. Diba sabi nga po doon sa Matthew, yung ating pong papers, ngayon po, ngayon po anniversary natin, Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, Your will be done here on earth as it is in heaven. Paulit-ulit na po yan, na binabanggit natin for almost one month, more than one month na po, na dinidiscuss natin, at marami na po tayo natutunan patungkol po doon. At ngayon pong grand celebration ng aking pong anniversary, alam ko po na marami pa tayo matututunan patungkol po sa paghahari ng Diyos sa atin, pero ito po ay simple lang. Pakisabi po sa katabi niyo, simple lang to. Yan. Huwag kayo mag-alala. Mabilis lang to. Yan. Kasi alam mo, medyo nahinip na iba. Kasi nga, late na ho tayo ng ano, ilang oras ba tayo? 1.5 hours, no? Yan. Medyo nag-late po tayo. Kapasensya na po. Talagang ganun. Pinalalaki po tayo ng Lord. At gusto ng Lord, malakihin talaga yung lugar na ito. Kaya, pag-pray po natin na ma-solve po yung lahat ng problem. At ang maganda po nito. Yan. Walang problema na hindi nasusolusyonan. Eh, may solusyon tayo. Amen? Yan. Makasabi sa iyong katabi, walang problema na hindi nasusolusyonan. O ano mga problema mo? Kumanta ka, may solusyon dyan. Yan. Di ba? Ang problema kayo sa akin, minsan hindi ka handa sa solusyon. Andyan na yung solusyon, pinapakita na sa akin ni Lord, hindi tayo handa. Pero salamat dahil sa oras na ito, inihahanda tayo ng ating Panginoon para talaga maganap natin kung ano talagang kalooban niya sa ating mga buhay. Yan. So sabi nga po, di ba, ang kaharian dito sa lupa ay talaga hinihingi natin. Kaya gusto natin talaga, Lord, Your kingdom come. Yan. Talagang mapasa amin ang kaharian mo. Kaya lang, nandito po tayo sa isang lugar na talagang ang earth kasi, ang mundo ay talagang malayo-malayo sa kaharian ng langit. Malayo-malayo sa kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang orihinal ng plano ng Diyos sa atin ay talagang maranasan natin ang kanyang kaharian. Maranasan natin ang kanyang presensya. So balikan po natin yun pong original na plano ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Because it's always been God's intention from the very beginning of the creation to rule over the earth. Yun po talaga ang plano at yung original na plano ng Diyos sa atin. Talagang maghari siya sa mundo ito. At nakita naman po natin na nung unang panahon, nung ang ating pong ninuno, si Adan at si Eva, ay nung likhain ng ating pong Panginoon, ay meron silang magandang relasyon. Tingnan po natin, Genesis chapter 1, balikan po natin yung original na plano ng ating pong Diyos. Genesis chapter 1, verse 26. Yan, ito po yung creation, yung kinreate po, nilikha ng Diyos ang unang tao. At ito po pinapakita sa akin na ito po yung talagang
ito yung original na plano ng Diyos sa atin. At makikita po natin dito talagang He wants to rule us. He wants to rule the earth. Yan. Ang sabi po doon, that God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ayan, yung King James Version po, ating pong binasa. At makikita po natin dito na talagang nung likhain ng Diyos ang tao, ang nasa puso talaga ng ating pong manglilikha ay bigyan tayo ng kapamahalaanan. Yan. Gusto po ng ating Panginoon na tayo ay mamahala dun sa kanyang creation. Alam po niyo po sa creation, di ba, unang araw hanggang ika-anim na araw, nilikha ang tao. Pinaganda muna ng Diyos ang mundo. Tama? Huli na niyang kinreate ang tao. Yan. Ngayon, tayo po, base po dito, sa ating pong binasa, makikita po natin dito na ang gusto po talaga ng Diyos ay pamahalaanan natin yung kanyang nilikha. Yan. Kaya lang, ang naging problema po dito ay nagkaroon po tayo ng malaking problema, trahedya sa buhay na kung saan hindi na magaganap yun. Yung kalooban ng Diyos na maghari tayo, pagharian natin yung kanyang mga nilikha ay hindi nangyari. Kasi dahil po sa ating kaaway sa Satan at naniwala tayo dun sa mga kasinungalingan ng ating pong kaaway. At dahil po doon, yan, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagkabagsak, and now yung pong right, yung rulership, yung pong kapangyarihan, yung authority na dapat na meron po tayo ay nawala po yun. Yan. So man lost the dominion to Satan and become his slaves. We became his slaves. Tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Tayo po ay naging alipin ng ating pong kaaway. So tingnan po natin Romans chapter 6 verse 16. Tingnan po natin dito. Nung nagkasala ang unang tao, yan, naging alipin sila ng kasalanan. Original plan sa Genesis chapter 1 verse 26, God gave us the rulership, di ba? Sabi niya, pamahalaanan ninyo ang kanyang mga nilikha. Pamahalaanan daw natin yung kanyang mga nilikha. Kaya lang, nung nag-fall tayo sa kasalanan, ito po ang nangyari. Tayo ngayon ay naging slaves to sin. Kasi sabi po, alipin ng kasalanan. Kaya kahit ayaw na natin magkasala, bakit parang laging gusto natin magkamali? Gusto natin magkasala kasi naging alipin po tayo ng kasalanan. Sabi po rito, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves to the one obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, dahil nga sinunod ng tao ang udyok ng ahas na nisik ni Satanas, naging alipin tayo ni Satanas, naging alipin tayo ng kasalanan. Kaya sabi nito, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanan hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So when Adam and Eve was deceived by the devil, by Satan, nagkaroon po ng pagkawalay ang tao sa Diyos. Naalala po ninyo, nung si Adan at si Eva ay pinalaya sa Garden of Eden, di ba? Nung nagkasala sila, ang sabi ng Diyos, malis kayo, so pinalis sila. Tapos nilagyan ng bantay, yung hardin. So ibig sabihin, napawalay sila sa ating Diyos. Nawala sila sa presensya ng Diyos. At dahil nga po sa kasalanan, tayo po ay napawalay sa ating pong Diyos. Tayo po ay napalayas sa kaharian ng Diyos. Pinaalis po tayo. Noong una po nanilikha ang tao, nandun po tayo, kasama po tayo ng ating pong Diyos. We have a direct fellowship, direct communication. Talagang maganda ang ating pong relasyon sa ating pong manilikha. Pero nung nagkasala po tayo, pinalayas po tayo. Nawala po tayo. Kumbaga,
inalis tayo doon sa kanyang kaharian. So, ano nangyari po? We became subject to Satan. And we became slaves to Satan. Naging alipin po tayo ng ating pong kaaway na si Satanas. At dahil po doon, yun nga, naging alipin tayo. At ang nakakalungkot po, ang isang alipin, sabi nga, slaves owned nothing. Wala siyang pag-aari. Lahat ng meron tayo, kinuha po ni Satanas. We became slaves to Satan. Even the very life, yung buhay natin, na dapat pag-aari ng Diyos, ibinigay natin sa ating kaaway. And we became, Satan became our master. Naging alipin po tayo ng ating pong kaaway. So dito po sa mundong ito, kung makikita po natin ngayon, di ba? Even the earth, right now, ito ang binigay ng Diyos sa atin. Pero right now, kitang-kita naman po natin yung pagdudominion ni Satan. Di ba? Kitang-kita natin kung paano ang kasalanan ay namamayani sa mundo natin. Now, mga kapatid, ano bang gustong ipaunawa sa atin ngayon ng ating Panginoon? Lagi natin sinasabing, Your kingdom come. Lord, paghawian mo kami. Nandito tayo sa mundong makasalanan. Nandito tayo sa isang lugar na punong-puno ng kapighatian. Ang lugar natin ngayon, ang mundo ngayon, ay talagang palamak na, punong-puno ng kasamaan. Andun ang kasinungalingan, di ba? Ang talagang, kitang-kita natin kung paano talagang masakin ang kaaway ang pamilya. Wasakin ang kaaway ang isang tao sa pamamagitan ng mga bisyo, mga kasalanan. Ayaw-ayaw naman, pero magugulat ka. Sariling anak, pinapatay. Sariling anak, nire-rape. Diba? Kung titignan po natin yung kasamaan na naghahari ngayon, sino ngayon ang may-ari? Sino ngayon naghahari? Paano pa? Ano yung sinasabi natin? Ano yung sinasabi natin na maghari ang Diyos sa buhay natin, o maghari ang Diyos sa lugar na ito? Eh, ang mukhang naghahari ay si ano? Diba? Si Satanas. Yan. Pakitingnan po ang katabi niyo. Sino kaya naghahari dyan? Ano kaya ginagawa? Ano kaya ginagawa niya pag wala sa church? Ha? Ano ginagawa natin pag wala tayo sa church? Now, your kingdom come. Diba? Ano ba yung kingdom na to? E, paulit-ulit natin sinasabi. So, bagay, alam po na. Alam niyo na po ng iba to. Pero alam po natin, ibig sabihin na ng kingdom, it's a country, state, or territory ruled by a king. Kaya nga sabi, kingdom. Merong dominion, merong nadudomain. Ang nadudomain sa kanya ay isang hari. Di ba? So sa atin po, ang gusto po natin ay makita ang rulership ng totoong hari natin. Sa buhay natin, sa pamilya natin, sa lugar natin, at maging sa mga taong pinagpipray natin. Pero parang matagal, no? Kasi kung titingnan natin ngayon yung mundo, pamilya na nga lang natin eh. Di ba? Unahin na po natin ang pamilya natin. Di ba? Parang ang hirap makita yung paghahari ng Panginoon. Kasi away dito, away doon, sigawan dito, batuhan ng plato, di ba? Batuhan ng mga bad words. Sa pamilya pa lang, sa bahay pa lang natin, kitang-kita na po natin kung sino ang naghahari. Now, brothers and sisters, today, kasi ang gusto po ng Diyos ngayon ay maibalik tayo dun sa kanyang kaharian. When we depart from God's kingdom, we degenerate. We do not do well. Nawalan po tayo ng kabuluhan. Nung nawala tayo sa kaharian ng Diyos, nagkaroon po ng deterioration. Yan. Everything that depart from God's kingdom is subject to decay and deterioration. Naranasan natin ngayon ang kahirapan. Unti-unti, nawawalan tayo ng kabuluhan. Dati tingin natin sa ating sarili, kaya natin, pero pansinin po ninyo ngayon, pag ang kaaway ay naghari sa buhay natin, unti-unti sisirain na niyan. Sisirain po tayo. Because of sin, we've lost the Father's likeness.
isa pa po yun. Diba sabi nga sa Genesis chapter 1:26, God created us according to His image and according to His likeness. Tama? Pakitignan po ang katabi ninyo. Kahawig na ba po siya ng Diyos? Diba sabi nito, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang image, according to His likeness. No, brothers and sisters, we also lost that. Because of sin, we lost the Father's likeness. Nawalan po tayo ng image ng Diyos. O nga naman, kung titignan natin mga pinagkagagawa natin ngayon, baka kung titignan mo sarili mo, baka Diyos ka ba? Yung ginagawa mo ba? Ginagawa ni Lord. Sample na lang. Okay, sige. Mas madaling malaman kung tama mo mali ang ginagawa mo. Kung si Lord kaya, kung si Lord ikaw, yung pang pinapasok mo, papasukin ni Lord. Yung pinanonood mo ba, panonoodin ni Lord. Yung hinihit-hit mo, hihit-hitin ba ng Diyos? Yung tinutungga mo, tutunggain kaya ni Lord. Yung tinuturo mo, kung meron ka mang tinuturo, tuturo kaya ni Lord yan sa kanyang sarili. Yung nilalabas mong mga salita against your mother, against your father, against your husband, against your wife, yung mga sinasabi mo against sa ibang tao, sa tingin mo kaya, babanggitin niya ni Lord? Di ba mas madali yun? Mas madaling malaman kung tama o mali yung ginagawa ko. Tama o mali yung ginagawa natin. Papasok kaya si Lord sa pinapasukan mo? Yung ano ha? Yung patay sindi. Ba? Yung pag nagtatago ka sa dilim, may ginagawa kang kababalaghan, may ginagawa kang masarap, pero parang dali ang sarap. Diba? Naintindihan po nyo? We also lost the Father's likeness. Kumbaga yung pagiging maka-Diyos, yung pagiging kawangis ng Diyos. Nawala din po sa atin. Kaya ganyan po tayo ngayon. Our bodies now become vulnerable to sicknesses, infirmities, and even death. Because of sin, dahil napalayas po tayo sa kaharian ng Diyos, nagkaroon ngayon ng sakit, karamdaman, and even death. Dapat hindi po tayo namamatay. Pero dahil nga sa kasalanan, Ama, nagkaroon po ng kamatayan. At higit sa lahat, napalayo tayo sa ating pong Diyos. Napalayo po tayo sa ating Diyos. Now, brothers and sisters, for creation to be healed, to be restored, it must be brought back under the reign of the good King who is God our Creator and also our Father. Kung gusto nating magamot ito, kung gusto nating mabalik ito, mabalik tayo sa original na plano ng Diyos sa atin. Maibalik yung image natin according to the likeness of our God. Kailangan ho, bumalik din po tayo sa Kanya. Kailangan ibalik natin yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. At hayaan po natin na Siya ang tunay na mag-rule. Maghari sa buhay po natin. For man to be whole again, he must be brought back into the King's domain. Kung gusto po natin na maging bumubuli tayo, isang tao na talagang nagmamahal sa Diyos, isang tao punong-puno ng pag-ibig, isang tao ang nais talaga ay sundin ang kalooban ng Diyos, kailangan po makabalik tayo doon sa kaharian na yon. And let Jesus reign in our heart. Hayaan po natin ng Panginoon ang maghari po sa atin. Men must return to the kingdom in order to be whole again. Kailangan po makabalik tayo sa kaharian ng Diyos kung gusto po natin maging buo ulit tayo. Kung gusto mo maging buo ulit ang pamilya mo. Kung gusto mo talagang mabuo ang sarili mo. Magkaroon talaga ng pagbabago sa ating mga buhay. Kailangan makabalik po tayo sa ating pong Diyos. Kailangan bumalik po tayo sa Kanyang kaharian. Amen. Hayaan po natin
sabi po, good news ito. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Amen? Tayo na napawalay sa Kanya. Tayo na nawala sa Kanyang kaharian. Siya po mismo ang gumawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanyang kaharian. At yan nga po ay sa pamagitan ng ating pong Panginoon Jesus. Pumunta po siya rito sa lupa. The very reason why He came is for us to be restored again in the kingdom of God. Ang gusto po ng Panginoon, talagang makabalik muli tayo sa paghahari ng Diyos at makita natin muli ang ating mga sarili o makita ng mundong ito ang ganda ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung wala po yun, mga kapatid, hindi mo po alam ang plano ng Diyos. Magtutuloy-tuloy po tayo sa anumang mga kapighatian na pinagdadaanan po natin sa mga panahon ito. Pero salamat, salamat. Pagkasabi nga po sa katabi nyo, salamat. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Diyos. At nais po niya na talagang maintindihan natin ito pong gusto niyang gawin sa atin po mga buhay. Alam niyo po, napag-aralan na po natin ito lahat ng mga nakaraang linggo. Yung preaching po ni Jesus, nung nandito po siya sa lupa, kung ating pong pag-aaralan, karamihan po doon is about the kingdom of God. Tama? Sige na po natin ang isa. The first teaching, actually ito po, Mark chapter 1, verse 15. Yung una pong pagpapahayag ng ating pong Panginoon Jesus, marami po siyang ibang pinahayagan, marami po siyang pinahayag, marami po siyang preaching, pero ito po una. Ang sabi po doon sa Mark 1, verse 15, "The time has come," He said, "the kingdom of God is near. Repent and believe the good news." Ulitin ko po, si Jesus ay pumunta rito sa lupa at ito po ang unang preaching niya. "The kingdom of God is near. Repent and believe the good news." Ano po yung good news? Ano po yung good news? Diba? Ano po yung good news? Ang good news po, mga kapatid, the kingdom is back! Ang kaharian ng Diyos ay narito na! Ang kaharian ng Diyos ay bumalik na! Yung dating sinira ng kaaway, yung dating inalisan ng tao o pinalis tayo dahil sa ating mga kasalanan na nawala tayo. Diba? Nawala tayo. Baga, para tayo nga naalala ko, ini-imagine ko nun nung nagkasala ang tao Talagang pinalabas Diba? Alam niyo? Pwede nga, parang sinusilipa. Parang gano'n, diba? Yung paglabas nila. Nung lumabas ang si Adam si Eva doon sa Garden of Eden. Naintindihan po niyo? Nawala sila doon. They've lost the kingdom. But right now, the message of Jesus Christ, the kingdom is back. Narito na ang kaharian. Bumalik na ang kaharian ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay ano? Ang sabi doon? Repent and believe. Magsisi tayo, manampalataya tayo sa mabuting balita. At ano po yung mabuting balita? Si Jesus ay dumating dito sa lupa para bigyan po tayo, para ibigay sa atin. Ibalik ulit ang lahat ng mga inagaw ng kaaway sa atin. Ibinalik na po actually ito ng ating Panginoong Jesus. Nung namatay si Jesus, nung namatay ang ating pong Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita po niya ang tagumpay laban sa kaaway. Amen? Ang tagumpay laban sa kasalanan. Ang tagumpay laban sa kamatayan. Amen? Pinakita po ito ng ating Panginoon. And right now, brothers and sisters, we can enjoy that blessing. We can enjoy that relationship with God again. Magagawa po natin maibalik. Nagawa na po ito na ating pong Panginoon Jesus sa atin. Ibinalik na niya. Ibinalik na niya tayo sa kanyang kaharian. Because the kingdom of God is here. Ulitin po. Sigaw natin. 1, 2, 3. The kingdom of God is here. Nandito na po ang kaharian ng Diyos. His intention is to rule and reign in us. Ang intention po ng Diyos sa atin ngayon ay magharihan tayo. Maghari siya sa buhay natin. At pag naghari na po siya sa buhay natin, magagawa na po natin kung ano ang
gusto po ng Diyos na gawin po natin. Tingnan po natin sa Luke chapter 17. Luke 17 verses 20 to 21. Nasabi po dyan, "Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered," nung tinatanong daw po siya ng mga pareseyo, "Kailan mo ba darating?" Kasi nag-preach na siya, "The kingdom of God is near." Yan, sabi niya. Ang sabi ng mga pareseyo, "Kailan ba yun? Kailan darating?" Sabi niya. He answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, 'See here,' or 'See there.' For indeed, the kingdom of God is..." Makasabi po sa katabi mo, "The kingdom of God is within you, within us." Ang kaharian po ng Diyos ay suma sa atin. Nasa atin na po ang kaharian ng Diyos. Amen? Di ba kayo natutuwa doon? Na nandito na, nasa atin na ang paghahari ng Diyos. Pero bakit ang tanong? Mukhang hindi pa natin nagagawa ang mga pinagagawa niya. Kung totoong naghahari na ang Diyos sa buhay natin. Pero bakit ganito pa rin tayo? Marami ho mga itinuturo pa sa atin ngayon ng ating Panginoon. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat is yung alam mo na sa panahong ito, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maranasan talaga ang paghahari niya dito sa lupa. Hindi na ho doon sa langit. Ang sabi nga po ng prayer natin, Matthew chapter 6, "Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven." Now, may katotohanan, dalawang katotohanan na dapat po natin matutunan about God's kingdom. Number one, God's kingdom is both spiritual and natural. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa Matthew chapter 6, diba sabi nga doon, "Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven." So, ito po ay both spiritual and natural. Hindi lang ho, pag nasa langit na tayo, kundi ang gusto po ng ating Panginoon, here on earth, dito po sa natural na buhay natin, maranasan na rin po natin ang paghahari ng ating pong Diyos. Hindi po pag nandun na tayo sa langit, pag namatay na tayo physically, di ba? Kundi ang gusto po ng ating Panginoon, talagang maintindihan natin na ang paghahari ng Diyos ay both spiritual and natural. Ang pangalawa po, pinaka-importante sa lahat, the restoration of His kingdom, ito po, is first spiritual, then natural. Una po muna, kaya siguro, yung iba sa akin nalilito, paghahari ng Diyos, pero parang bakit hindi pa rin naghahari ang Diyos sa buhay namin, sa pamilya namin? Bakit galit pa rin? Bakit punong-puno pa rin kami ng galit? Bakit punong-puno pa rin kami ng awayan? Punong-puno pa rin kami ng siraan? Punong-puno pa rin kami ng inggit? Punong-puno pa rin kami ng selosan? Punong-puno pa rin kami ng pagsisinungalingan? Parang hindi yun ang kaharian ng Diyos, tama? Na mga kapatid, bago po dumating sa natural ang paghahari ng Diyos, napakalaga po nito, dapat muna maging spiritual. Jesus must be first king over your heart because He cannot be king over your life unless you accept Him in your heart. Hindi ho maghahari ang Diyos sa buhay mo kung hindi mo muna siya papapasukin sa puso mo. Tama? Kailangan muna maghari siya sa puso natin. We have to receive Him first in our heart. Bago po sa natural, bago po yung pagbabago ng buhay, kailangan dumating muna sa spiritual. Kailangan muna ma-born again tayo. Nalala po ninyo yung teaching natin about John chapter 3 verse 3. Ano po sabi doon? "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Hanggang hindi ka pinanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. "Unless a man be born again in spirit and in water, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God." Kaya sabi ni Jesus, "You must be born again." Kailangan pong isilang muli tayo. Kailangan ipanganak muli tayo. At ito po'y mangyayari sa pamagitan po ng pagbabago ng ating pong spiritual. Pagbabago ng ating mga puso. Ganun pala.
Kaya pala hindi tayo mabago-bago kasi yung puso natin hindi pa nababago. Magsisimula muna sa puso. Magsisimula muna sa spiritual bago sa natural. Bago sa natural. Naintindihan po ninyo? Magkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay natin kung ang puso po natin ay pinaghaharian na ng ating po Diyos. Bakit maraming mga sinasabi Kristiyano na sila? Yan, isa pa rin po yun. Isa pa rin parang question mark sa atin. Di ba? Kristiyano naman siya, pero bakit ganyan ang ugali niya? Di ba? Bakit parang daig pa niya ang mga hindi Kristiyano? Parang ganun. Kung makamura, kung makasagot, kung makagawa ng kung ano-ano, parang hindi siya Kristiyano. Yan, nakarinig na mo ba kayo ng ganun? O kayo, nasabihan na ng ganun? Isa kasi tayo sinasabihan eh. Now, huwag ko kayong mag-alala. Kasi gusto po ng Diyos ayusin tayo. Gusto po ng Diyos baguhin tayo. Sino rito yung nagnanais talaga na mabago ang buhay niya? Sino rito yung gusto niya talaga na magawa niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya? Mga kapatid, bago po yun, kailangan muna natin papasukin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay. At kailangan makita ng Diyos yung ating pong pagpapakumbaba sa Kanya. At aminin po natin na wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Brothers and sisters, spiritual conversion first, and then makikita po natin yung pagbabago ng buhay. Kailangan magkaroon muna ng spiritual na pag-aayos sa buhay natin. There must be a spiritual healing first. Spiritual healing first before natural healing. Kailangan gumaling muna ang puso. Gumaling muna tayo sa ating pong spirito. And then the rulership, yun pong paghahari ng Diyos sa buhay natin ay talagang i-embrace natin. Talagang sabihin natin sa Kanya, Lord, You're my King. Ikaw ang maghari. Ikaw ang makita sa buhay ko at hindi na ako. Sa oras na ito, kung nandito ang hari, lalatakon po natin nandito. Kaya na po natin nilidiklir, di ba? Sabi nga nung huling awit, bago ako umakyat dito, the King is here. Naniniwala ba kayo, the King is here? Now, ang tanong, ang hari bang ito na narito sa lugar na ito ay nasa puso mo na. Kasi pwedeng narito siya sa lugar na ito, pero nasa labas pa siya ng puso mo. Wala pa siya sa puso mo. Alam niyo po sa oras na ito, kumakatok ang ating pong hari. Hindi ko kasi siya bastos eh. Hindi siya katulad ni Satan. Si Satan po, bastos. Ayaw niyong papasok, ay papasok po yan. Baka po lang ng maliit na butas. Ang ating po kaya makakuha ng maliit na butas. Papasok niya ang buong niyang katawan. Ang Diyos po, ang ating pong spirito, hindi ko siya katulad. Kumakatok po siya. Nasabi ko sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sinong magbukas ng kanyang puso sa akin, papasok ako sa kanya at makakasama ko siya. Makikisama ako sa kanya. Mga kapatid, sa oras na ito, nais ng Diyos pumasok sa puso ko. Nais ng Diyos, nais niyang pagharian ka. Nais niyang ayusin ang buhay mo. Nais ng Diyos pagalingin ka. Nais ng Diyos ayusin ang pamilya mo. Nais ng Diyos tulungan ka. Sa anong sitwasyon niyo ngayon sa oras na ito, mga kapatid, God is here. God is here. And habang narito po ang presensya ng Diyos, let's ask something from Him. Humingi ka ngayon sa ating hari. Narito siya sa ating kalagitnaan. At ang gusto niya, humingi ka sa Kanya. Humingi ka. Kung hihingi ka sa Kanya, anong hihingi mo? Pwede tumayo tayo lahat sa oras na ito. Tumayo po tayo ngayon. Kapatid, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, bago natin makita ang pagkahari ng Diyos in the natural, kailangan po nang maghari ang Diyos sa ating pong puso. And right now, kung hindi niyo pa tinatanggap si Kristo sa inyong puso, ito na po ang pagkakataon
para makita ninyo ang tunay na paghahari ng Diyos sa buhay natin. Maaring matagal ka ng Kristiyano, pero hanggang ngayon meron ka pa rin ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Marami pa rin lumalabas sa bibig mo na hindi ka aya-aya sa Diyos. Parang hindi ka pa rin born again. Wala pa rin pagbabago. Right now, kapatid, nais ng Diyos ayusin ka. Nais ng Diyos maguhin ang buhay mo, ang mga lumalabas sa bibig mo, ang mga ginagawa mo. At yan po'y mangyayari kung pag-aharian tayo ngayon ng ating Panginoon. And that this is my prayer right now that every one of us here, let's open our hearts to Him. Let's open our heart to Him and receive Him as our Lord and Savior. Receive Him as our King. Ask Him right now to enter. Hingi natin ngayon, papasukin natin siya sa ating mga puso. Pwede po itaas natin ating mga kamay sa oras na ito. At sabihin po natin, doon po sa lahat na managanais na papasukin si Kristo sa kanyang puso at maghari sa kanyang buhay, nais ko pong sumunod kayo sa panalangin na ito. O Hari namin na narito sa lugar na ito, hinihiling ko po na sa oras na ito, pumasok ka sa aking puso. Panginoong Jesus, pagharian mo ako. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas at Hari ng aking buhay. Tulungan mo ako na maganap ko kung ano ang kalooban mo sa aking buhay. Nalalaman mo, Diyos, ang lahat ng mga nangyayari sa akin. Salamat dahil sa oras na ito, aayusin mo ako. Aayusin mo ang buhay ko. Tinatanggap kita ngayon. Ikaw ang aking Hari. Hari ng aking buhay na aking susundin. Hallelujah. At sa oras po ito, as we sing us up a worship song, habang inaawit po natin ito, hayaan po natin na talagang humingi pa tayo ngayon sa ating Panginoon. Ngayon, ang Hari ng ating buhay ay nasa iyong puso na. And the Lord wants us right now to ask from Him. Humingi ka ngayon. Hayaan mo na mapagalaw natin ang kamay ng ating Hari at ibigay sa iyo kung ano man ang pangailangan mo. Ibigay sa iyo kung ano man ang nais mo. Sa oras na ito, let's all worship our King. Let's all worship our King right now. Hallelujah.